Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay May 4, 2022. Ayan. So balik ulit tayo sa ating trading at medyo maganda naman yung result po ng ating market. So nag-close tayo. So nag-dip ulit tayo and then ni-retest natin yung ano, yung week ng candle na to last time and then nag-rebound tayo 6,802.73 and then nag-gain nga po na maganda yung ating index. Umabot siya ng 1.21%. Ayan. So first time nagkaroon ulit tayo ng green candle. Pero hindi pa rin malakas yung ating market. So very weak pa rin siya kasi may nakita ulit tayo na ano eh, ano ba to? Selling ulit ba to? Negative 2.43 billion net foreign selling. So baka may mga black sale na nangyari na naman. Pero anyway, medyo gumaganda yung mga kandila natin. Hopefully nag-bottom na siya dun sa level na yon. So mamaya tingnan na po natin kung anong value nung candle na to na pinuntahan po ng ating market. Okay, so medyo nagre-recover yung ating US market. Hopefully, ganun ulit bukas at wala na yata tayong holiday, no? So, baka tapos na yung vacation ng mga ating mga traders at saka investors man. Okay, so pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So, nanguna si dito. Marami pa rin sa mga stocks natin na ano nagbabagsakan. Although, nag-start na mag-green yung ating PSE market. Karamihan pa rin sa kanila. Meron pa rin mga bumabagsak na mga stocks natin. Yan, si dito, example. Tapos si Converge, medyo bumawi ngayon. So, siya yung bumuhat sa ating market. Ganun din po si ASEN. Tapos si Web, hindi ko alam kung ano yung balita sa kanya. Pero isa lang yung nabasa ko doon sa ating mga posts, doon sa ating Instagrams is may kamag-anak daw sa PhilWeb, si BBM, di ba? So, sa mga survey, mukhang malakas si, ano, si BBM natin. SPNEC, so hopefully, yan yung bottom niya. And then si FNI, nagkaroon siya ng green candle, pero hindi ko napansin kung ano, gain siya for today naman. Okay, so pag-usapan po natin itong mga stocks na to. And guys, sa mga bago ulit dito sa ating trading channel, as usual, yung ating ginagawa na vlog, is for education purposes lang. So, huwag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold po ng mga stocks kasi may involved po na risk. Ayan. Especially, during this time, malakas mag-siso yung ating mga stocks naman. Okay? Yan. Sa mga bago po dito sa ating trading channel, so, as always, please don't forget to subscribe. And then, follow mo na lang po yung ating ibang social media. So, kung gusto mo guys ng guide dito po sa ating PSE market, pwede ka pong mag-try, mag-join dito sa ating membership button, dito po sa ating YouTube channel. Tapos, message mo na lang po ako pag sumali ka dito sa ating community naman. Okay? So, check mo na lang po yung ating mga daily uploads, yung ating mga company reviews, mga sample trades. Hindi na gumanda ulit yung market natin. No? So, nung time ng ano to eh, yung pandemic natin, yung mga time na yan eh. Basic indicator, technical analysis. So, kailangan natin niya para malaman yung direction ng ating market. And then, syempre, as of this time is yung ating risk management. So, hopefully, yung mga hawak mo na stocks, kung hinahawakan mo pa rin, is medyo maganda yung kanila mga fundamentals man. Okay, so follow mo din ako dito sa aking social media na iba. Palaboy Trader Crypto ko to kasi nagre-review tayo ng ating mga play to earn games. So check mo na lang po yan. Social media is yung ating Facebook account. So post din about sa stock market. Tapos ongoing guys ha, until May 26, ganyan sabi ko sa inyo, yung promo po ni 2Trade Asia kung saan mabilis nang yun nga, magkaroon ng application sa kanya. So, dati kasi may mga papel pa. Ito, wala na. Tapos, may mga promo po sila. So, double check mo na lang yan. Ganun din po yung ating Facebook page. So, sa mga nag-aaral sa stock market, pwede mong i-visit yung ating Bodega Peak. So, mga articles po about sa stock market lang yung mga nakalagay dito. So, check mo na lang po yan. So, tingin tayo dito sa ating Twitter. Medyo meron din tayo mga na-post na information for today. So, laki ng net foreign selling natin. Negative 2.43 billion. So, sino kaya dyan yung lumabas po yung ating mga foreign investors. Ayan. So, majority ng index natin, maliban dito sa mining, nag-aangatan po sila, especially itong si property. So, umakyat siya ng 2.42% followed by finance and then yung ating industrial incest. So IMI, 'di ba? Ewan ko naka-shutdown pa rin yung company nila doon sa China, 'di ba? Gawa ng lockdown sa COVID. Reported a net loss of $2 million in the first quarter of 2022. However, revenues grew by 2%. Pero lugi pa rin siya. So hindi maganda yung income ni IMI natin. CLI launched
Casa Mira Homes or Mock as part of its Eastern Visayas expansion. Tapos ito, ang daming news na naglipa na dito kay ano, kay Petron natin. So isa to, Kumita yata siya for the first quarter. So medyo magandang kita niya kaya marami siyang news na related kay Petron natin. Ayan. So ito yung mga most active na stocks natin kaninang umaga. Ali raised 3.44 billion from the sale of a REITs. So Kumita si Ali. So pero yung price ni Ali ayaw pa rin, di ba? Hindi pa rin siya masyadong gumagalaw. Si Meg, so meron siyang malaking kandila ng volume kaninang umaga. Ramps up M-REITs, tama. Ramps up CAPEX for Bacolod Township, all HC apps authorized capital. Nag-raise siya ng bagong capital up to 10 billion. Ito, M-REITs. Prepares property share swap. M-REIT plans to undertake property for share swap to expand its portfolio GLA to 325,000 square meters. Ayan. So ito yata yung ano transaction na nangyari sa kanya, 'di ba, yung malaking volume na nakita natin kay M-REITs. AAB unit versus telco tower sale. SEC sets 8.8 billion capex for 2022. So M-REITs, ayan, meron siyang kita, 'di ba? So versus 2020, 18%. So very good yung ating earnings. Si Call, gumita siya 36%. All HC, so first quarter, ayan, lumabas na. 19%, ayan, so ayaw pa rin. Yung mga price action ng mga ayalas natin, hindi maganda. Megawide Construction through joint venture with Tokyo Construction and Tobishima receives a notice of award for subway projects in Metro Manila. Ayan, so may project din siya. So hindi lang si EEI, si IRC, si Green, si, ayan, si Megawide, meron din siyang project dito. Dito, so may analysis si FMS natin, so breaking down pa rin. Possible breakdown below 4.8, yun yung kanyang analysis. Tapos si M-REITs, ayan. So meron siyang 682.7 million net income in first quarter. MPI core net income up ng 23%. Ayan, so kumita po si MPI. Manila Mining is stock rights offering. So meron siya ongoing. Nabasa natin tong iba. I know it's late but I still think it's worth sharing is the US market sneezing. Ayan. So, ito, kasi lumalakas yung mga bonds. Eh. Yung mga stocks, hindi. Humihina sila. Picor, reports Q1, strong Q1 results. Post 3.6 billion net income. M-REITs, distributable income by up by 18%. CCLEX to boost MPIC earnings. CNPF, meron siyang rise by 10%. Revenues register 10% growth. Ayan. So, Kumita siya, si All HC. Meron tayong article. Megawide. So, yun yung project niya. And then, yung nangyari kahapon is okay dito sa ating US market. Pero ngayon, yung kanilang ano, pinaka-futures, green din. Pati yung mga crypto natin, green din po yung nakita natin. So, hopefully bukas, may follow-up po itong si PSE market. Okay? So, guys, ha, yung mga nag-aral dito sa PSE market, kagaya natin, kung gusto mo ng trading community guide dito sa ating PSE market, pwede ka pong sumali dito sa ating Patreon. So, open siya until the second week of May. So, double check mo na lang po. So, baka makatulong tayo dito sa ating trading journey naman. Okay, so, to trade Asia, so, check mo na lang po yung kanyang promo na refresh natin. So, laki na ito. Ah. Hindi ko napansin kung kaninong stock to. Negative 2.4 billion. So, ito ba yung kay, ano, kay M-REITs ba natin to? So, ayan, ang laki ng ano, ha, net selling natin. 45% foreign, 55% local. Maganda yung trade natin, 1.21%. Tapos, 6.75 billion yung ating traded value. So, ang daming umakyat. URC, so, di ba, kumita naman to, pero tinatapon nila. So, ngayon, nag-rebound na siya. Nagkaroon siya ng double bottom. 5.73%. SMPH, 5%. Pure Gold, 4%. Tapos si Converge, ito yung nauna kanina eh, pero na-close pala. 3.3%. So, bumagsak si Globe. Bumagsak pa rin si Globe, ha? Tapos si Mer natin, nag-profit taking ng negative 3.49%. Okay, so punta tayo dito sa ating market. So, yung guhit natin dito last time, so, nagkatotoo na nga. 6,644, so niretest ng ating market pero nag-bounce siya ng medyo malakas. So actually, iniisip ko mag-stay siya ilang araw dito sa ano, oversold bago natin makitang mag-reverse yung direction na ating market. Kasi sabi nga natin,
Malapit na kasi yung election natin, di ba? May 4, so May 9 yung election natin. So lower high pa rin naman yung nakita natin dito sa ating PSE. So medyo mahina pa rin po yung ating market. So hindi pa yan recovery sign unless later on makalampas siya, siguro most likely mga above ng ating MA9. Pero sa ngayon, lower high, lower low yung pinupuntahan po nitong ating PSE index. So medyo mahina pa rin naman pag tinignan mo yung overall picture ng ating mga candles, pati yung ating mga pinaka-indicators na RSI at saka MACD formation naman sa kanya. Okay, so hopefully magtuloy na yung recovery. Major indices, so mukhang maganda dito sa US market natin. So makita mo, green po yung kanilang indices. Pero hindi ko alam bakit dito sa bandang Europe, bumabagsak yung mga stocks. Ayan, so nagda-drop sila. Dito sa bandang Asia, so patuloy nagre-recover si China, Shenzhen, SSE Composite Index. Pero the rest is mapula. Ayan, so medyo kakaiba tayo, di ba? Verde tayo, pero yung ibang bansa, yung kanilang mga indices, majority is mapula. Meron din naman green. Halimbawa dito sa, ano ba itong mga green na to? Hindi natin kilala itong ibang bansa. Jakarta at saka dito sa Kuala Lumpur naman. So wala pa rin pinag-usapan na iba, no? So Fed rates pa rin yung pinag-usapan dito sa ating US market. Cryptocurrency, so nag-umpisa na rin siyang mag-rebound ng konti. So 38K siya nung last na review. And then ngayon, makita mo dito sa bandang kanan, so sumisipa yung ating mga cryptocurrency. So BNB balik sa 391 and then 39K yung ating Bitcoin. Si Dodge, 2% lang, no? Si Shiba, 1.25%. Okay, so very good din dito sa ating US market. Tapos yung COVID cases, mababa, oh. May 3, 2022 is 134 cases lang po. Ayan. So sobrang baba na po ng ating COVID cases. So very good. Ayan. So yan po yung mga nangyari dito sa ating market. So balik tayo. And then pag-usapan natin yung ating pinaka trending stocks dito. So dito natics, pabagsak pa rin eh. So retest na naman of courage ng ating mga investors dito kay dito. So tingnan mo nga naman, ang laki kasi ng public float nitong si dito natin eh. Kaya syempre pag nakatakutan, magbebentahan yung mga may hawak ng ating shares. So nasa oversold conditions na siya. Hopefully medyo malapit na rin yung kanyang reversal or technical bounce after ng oversold condition. Pero dati last time maabot siya ng 15 RSI. So medyo malayo pa kung magdo-double bottom siya. So 26 RSI. And then papagsak pa rin yung ating MACD formation. So hanap tayo ng support, nagte-try na siya mag-breakdown ulit. 'Di ba sabi ni below 4.8 pero ngayon pala is 4.54. So tingin na lang tayo dito sa mga 4.3 na support level po ni dito. So overall picture, mahina pa rin po ito. So wala pang reversal sign itong si dito. Makita mo naman puro red candle yung volume natin, tapos yung mga indicators is isa lang po yung kanilang sinasabi naman. So tingnan natin yung kanyang performance. Meron ba siyang net foreign buying? Tingnan natin, andito si JP. Ayan, so andyan si JP Morgan. Oh, sumasalo siya. Meron siyang 7.5 million net foreign buying, pero ayaw gumalaw ng ating market. Call BDO yung ating main buyer kay dito, CME Holdings naman. Okay, so next po natin si Converge. So umakyat si Converge, di ba? Umabot pa nga siya ng 5%. So medyo nauntog siya dito sa ating MA100. Ayan, so parang may double bottom na siya. So parang may false breakdown dito and then nagbabounce yung ating price action kay Converge. Hopefully sideways lang siya during this time kasi nagbounce naman ng konti, nagkaroon ng technical bounce na malapit dito sa double area natin. So kala ko nga breakdown na to eh. Nag-expect ako mga 26.2 na support level kasi red candle last na trading day, pero kinaya naman niya. So okay yan. MACD medyo malakas yung buhos ng MACD formation. Ayan. So meron naman siyang gain for the day. So nakabawi ng konti itong si Converge po natin. So meron siyang gain 3.3%, 33 million net foreign buying. UBS May Bank ang buyer and then UBS RCBC yung ating pinaka main seller. Okay? Next, ASEAN. Ayan, nag-bounce na rin si ASEAN. So grabe yung drain up niya last time, no? So medyo nakakabawi ng konti si ASEAN. So currently nasa siguro adjust natin yung resistance, no? Dito na mga 7.9 yung resistance. So undervalued na siya, di ba? Kasi ang usapan last time is mga 8.9 yung nabasa ko na
fair value ni AZ. Pero yun nga, magkakaroon kasi ng stock dividends. So si AZ, ang bibigyan ng stocks is sa mga holders niya is yung AZN shares. So dadami yung ano, yung public float niya. Pero sabi ng AZ, kailangan niya yon para mag-stay siya dito sa ating blue chips. Ayan. So mababa din yung ano, direction or pababa yung direction po ng ating mga indicator sa kanya. So meron siyang technical bounce for the last 2 days of trading po natin. So tingnan natin yung galaw. Yan. So 2.97%, so not bad na move. Meron siyang 10 million 10.9 net foreign buying. Salisbury May Bank ang buyer and then call Credit Suisse yung ating pinaka main seller. So mukhang ito na yung bottom niya. Hopefully yan yung bottom. Hindi siya mauntog later on, malapit dito sa MA9. So, ito yung pinaka-test natin kung kaya niyang bumalik. And then, retest next is yung ating pinaka-MA20 naman sa kanya. Okay? So, next po natin si Phil Webb. Hindi ko din alam kung bakit siya umakyat, pero isa lang yung nabasa ko dun sa mga articles. Nilalabas yung lumang article niya 2000. Akala ko yun yung reason niya 2016 pa yung article na yon na sinasabi is may Marcos na official itong si Phil Webb natin. Kaya medyo pumipitik. So nagkakaroon siya ng speculations. Tapos 'di ba, syempre, pag nanalo si Bongbong Marcos, di ano, masusunod yung speculations ng mga traders natin dito. So currently nasa resistance siya na 2.6, ayan oh. May mga previous peak siya dito. So ito try niya i-breakout 'yan for the coming few days. So gaano kalaki yung ginalaw? Well, hindi na tayo nakakakita ng ano no, mga 20%. So ganda days na yung mga ano, sumisipa yung mga stocks natin. So meron siyang gain na 12.55% pero net foreign selling negative 7 million, call mercantile at saka ang buyer and then Asia Sec call yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So medyo malaki yan. So actually nag-expect ako meron siyang pullback. Kung rumors lang yung ano, yung usapan dito kay Phil Webb natin. So support pwede mong bantayan dito sa 2.48 after niya magkaroon ng breakdown naman. Okay? So, puli ma-breakout niyan para sa mga nakasalo last time. So, meron din siyang ascending triangle formation dito, di ba? Ayan, o. Pataas siya and then suddenly nagkaroon siya ng breakdown ng kanyang price action. Next, SPNEC. So, nag-support naman siya. Nakita ba natin si, ano, si Web? Ayan. So, 12.55%. Tapos, itong si SPNEC, nag-red siya eh. Meron siyang konting loss, negative 0.65%. Net foreign is negative 394K. Abacus call ang buyer and then FMS Maybank yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, yun lang yung nakita natin. Tapos tingnan natin yung ating technical chart. So, tingnan natin ha. Ayan. So, ngayon, hopefully support yan ha. Pababa pa rin naman yung trend channel niya, di ba? So, ayan, dito pa rin naman siya. So, ito pa rin naman yung channel na sinusundan nitong CSPNEC natin. Ayan. So, hopefully, yan yung bottom niya. Malalaman natin bukas, hopefully, may green candle na kapalit at hindi na siya umabot dito sa oversold kasi nagkaroon ng bounce, technical bounce, si PSEI. Diba? Sumunod lang naman to sa overall sentiment po ng ating market. And then, si FNI. So, padaos-dos pa rin. Nakita mo natin to. Tingnan natin yung ano, prices po ni FNI. So, may loss pa rin siya. No? Negative 1.15%. 1 million buying, Maybank BPI ang buyer and then FMS call yung ating pinaka main seller. So sinagad na rin niya no, parang si SCC. Ano ba nangyari kay ano? SCC natin, nagbounce din ba? Nandito lang siya. So parang SCC yung galaw niya, so nagbounce siya malapit dito sa MA100, hopefully yun yung bottom. Hindi po natin makita no kasi pabagsak pa din yung ano direction ng ating RSI. Tapos yung blue line medyo malayo dito sa ating red line naman. Tapos mas mababa siya. Ayan. So hopefully yan na yung bottom. Hindi pa natin ma-confirm yan. So kailan pa natin yung mga susunod na candles dito kay FNI natin. So wala naman tayong ibang nakitang catalyst sa kanya. So siguro pinag-usapan kasi twice na siyang nag-bounce dito sa ating MA100 naman. Okay? So yun lang po muna yung mga nangyari sa mga stocks natin. So mabilis lang yung review kasi medyo maganda naman yung bounce and then selected lang yung mga stocks natin na gumagalaw pa rin as of this time naman. Okay? So yun lang po yung ating review. So katatapos ng bakasyon natin. Hopefully bukas medyo maganda. So meron pa tayong dalawang araw, Thursday and Friday po ng ating trading day naman. Okay, so yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayong close,
Please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Crypto ko to, yung ating Facebook account, Facebook page, Butegepik, Twitter. And then guys, ha, yung mga gustong sumali dito sa ating trading community, pwede ka pong mag-try na pumasok dito sa ating membership. So meron namang 1 month lang dyan kung gusto mo siyang i-try. Baka makatulong tayo sa iyong trading journey naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.